Yung palang na mayapa na yun, kapapanganak lang niya sa unang baby niya. Siguro naman merong makaka-relate sa ikikwento ko sa inyo ngayon. Story time muna tayo, hindi muna tayo magpapaliwanag ng mga tungkol sa pagbabalsa mo o tungkol sa trabaho ko. May ikikwento lang ako sa inyo na talagang isa ito sa nakaantig sa akin. Sa madaling salita, isa ito sa nakapagpaiyak sa akin na naging pasyente ko. Year 2018 o 2019. Tumawag sa akin na meron daw akong babalsamuhin na babae na inatake sa puso. Pagdating ko ng puneraria, doon sa may gawing morgue, sobrang daming tao. Akala ko nga noong una, hindi lang basta atake sa puso o hindi sinaksak or nabaril dahil nga sa sobrang daming tao talaga sa morgue. Dito na, bumaba na ako ng motor, sumilip ako doon sa morgue at nandun na nga yung babalsamuhin natin. At pagsilip ko, yun ang nakaantig sa akin. Alam mo yun yung parang biglang lumamig yung pakiramdam ko. Alam nyo kung ano yung nakita ko? Nakahiga sa mesa yung babalsamuhin ko, di ba? Nandun yung asawa niya, nakatuktok doon sa mesa. Yun man tipong parang natutulog ka na nasa karaniwang mesa, yung ganun, sana nagigits nyo. Yung ikinikwento ko po na ito, parang naikwento ko na rin to sa mga dating naging video ko, pero dahil sa marami tayong bagong manonood, ibabahagi ko pa rin po sa inyo. De eto na, nakita ko nga sa loob ng morgue yung babalsamuhin natin, at yung asawa niya na nakadukdok sa mesa at nakatulog nga siya ron. Kaya magalala, malinis naman yung lamesa na yun. Siyempre, hindi na muna ako pumasok para hindi na maabala yung natutulog nga na yun na asawa nung namayapa. Kaya ako naman, dahil sa maraming tao sa labas ng morgue, yung pala, mga kaanak yun nung side nung lalaki at side nung babae. Ako ngayon, nagtanong-tanong kung baka nakapagkwentuhan muna ako sa kanila. Eh di, eto na, nagtanong nga ako, kuya, ano nangyari ka ako kay ating? Eh natake nga daw sa puso nung umaga lang. At alam nyo ba kung ano pa yung talagang nasaktan ako sa sinabi ni kuya? Yung palang na mayapa na yun, kapapanganak lang niya sa unang baby niya. Nung narinig ko yung salita nung kausap ko na yun, nakamag-anak nga nung namayapa, parang gusto ko talagang maiyak. Isipin mo yun, ikaw na nanay, ikaw na tatay, kayong mag-asawa, pinangarap nyong magkaanak. Kaya lang, dahil sa isang pagkakataon na talagang hindi naman natin maiiwasan, maagang binawian ng buhay yung kabiyak. Marami kang bahagi na po pwedeng makita na talagang masasaktan ka. Una, doon sa bahagi ng anak, lalaki yung anak na walang nakakagistan na nanay. At ang isa pang bahagi, yung sa bahagi naman nung tatay o yung asawang lalaki. Isipin mo yun, siyempre ikaw na tatay. Marami kang pangarap para sa pamilya mo, diba? Marami kang pangarap para sa asawa mo. Marami ka pang gustong ibigay sa kanya. Marami kang gustong ibigay para sa binuubong sambahayan. Kaya nung mismong oras na yun, yun yung mga kaisipan na talagang tumatakbo sa utak ko, na halos talagang nadudurog din yung puso ko nung malaman ko nga kung ano nga yung mga pinagdadaanan ng mga taong nasa loob ng punerarya. At pagsilip ko ulit sa morgue, nagising na yung asawang lalaki. Pumasok na ako, ipinaliwanag ko sa kanya kung ano yung mangyayari kapag tumagal pa bago balsamuhin yung asawa niya. Nang maipaliwanag ko, dun na siya naiyak. Nagsalita siya ng nagsalita sa harap ng asawa niya. Ganito yung pagkakabanggit niya. Napakarami pa nating pangarap. Marami pa akong gustong ibigay sa inyo. Akala ko sabay tayong tatanda. Pero bakit nangyari sa atin to? Hindi man sakto yung mga nabanggit ko na yun. Pero ganun-ganun yung pagkaintindi ko sa mga salitang lumabas sa bibig ng tatay. Alam niyo mga kamorge, sa buhay talaga natin, hindi natin maiiwasan na may pagkakataon na talagang darating sa atin yung talagang biglaan na pagsubok na talagang halos hindi mo kakayanin yun. Na akala mo rin yun na ang katapusan ng paglalakbay mo sa buhay na to. Kaya ikaw na nakikinig sa akin, alam ko meron ka rin problema, marami kang pinagdadaanan, marami kang suliranin na araw-araw mong pinakaya na lagpasan. At bilang embalmer, marami kami nakakasalumuhan na kung ano-ano at maraming napakarami talaga na problema. Ang maipapayo ko lang sa'yo, tuloy lang ang buhay. Gaano mang kabigat yung pinagdadaanan mo ngayon, unang-una, Diyos lang ang makatutulong sa'yo. Pangalawa, aralin mo kung papaano mo masusolusyonan yung problema mo. At dadating yung oras, dadating yung pagkakataon, hindi mo namamalayan. Nagawa mo yung bahagi mo, nasolusyonan mo yung problema mo, kahit totoong sobrang nahirapan ka.